sa lahat ng mga vlogger. Hindi yung habang sumisikat kayo, lumalaki ang ulo nyo. I'm saying this from my heart. At para sa lahat to, kasi hindi lang itong unang experience natin, sumbong. Magiging ako naka-experience din ng ganun eh. Na pag medyo nakakaangat na, nakakalimot na, lumalaki ng ulo, lumalaki ng tenga, just remember yung inyo pong pinanggalingan, saan ba kayo nang galing? Palagi nyo isipin yon. Now, kung meron po kayong pinagdadaanan, and I'm sure lahat tayo, darating tayo dyan, or nanggaling na tayo doon, huwag natin isama yon sa ating professional na gawa. Ano man lang yun na, pasensya lang, may kunting problema ka na dito, nag-aaway ka na ng business ko, or may kunting family problem, I cannot make it, or I cannot answer you, I'm so sorry, I'll make it up with you, Bobby. Baba ko lang. Hindi yung magpapakataas kayo, eh, sikat na ako, at kita si Putin, or it's okay. Kasi ako, po ito ha, sabihin ko to, minsan, may isang tao, gusto makipag-collab sa akin. Mm-hmm. Ilang beses ako kinontak na para i-collab. Then, nagkaroon ako ng time. Sabi ko, sige, collab tayo. Kinulit ako ng kinulit ng grupo. At dumating yung time na yung collaboration namin, ako mauna. Nag-ready ako. Gumawa ko ng malaking preparation and all. Nandun ako sa site. Parang ganitong nangyari. Nandun ako, naka-ready, nakaupo na lahat. And then, last minute, tumawag yung tauhan. Hindi matutuloy. Sir, may problema. Risked. At least tumawag yung tauhan. Pero doon sa gusto makipag-collab, hindi pa nagsusorry. Pero it's okay. At least tumawag. And naintindihan ko. And this guy is a friend. Yun ang advice ko. Huwag ho natin kalimutan kung saan po tayo nanggaling. Actually, hindi nga po tawag, sir. Text lang daw po ang ginawa. Doon sa kaibigan kong yon, tinext lang pala kami. Tinext si Renette na hindi matutuloy. Maaaring may pinagdaanan. Hindi niyo mahulaan kung sino yon. And I'm saying this para sa lahat. Para ako, I have 19.8 or 9 million. Pero ang iniisip ko, I'm still Rapi Tulpo na yung paa ay nasa lupa. At alam kong pinanggalingan ko. Once upon a time, zero subscriber ako. At dahan-dahan kinapang ko yan. Palagi ko iniisip na dapat ang papo sa lupa. Saan ako nanggaling? Isa akong pangkaraniwang Rapi Tulpo. Huwag yung pag lumaki ka na, dumami ng subscribers mo, nanghula na sila kung sino yon. Hindi niyo mahulaan yun. Basta ito lang. Para medyo magulahula mga subscribers. Maraming beses kaming kinontak nito. Friend ito. Gusto makipag-collab. Kinulit ng kinulit yung staff. Sa sobrang busy na schedule ko because this person is a friend, sabi ko, go, collab tayo. Pero last minute, nakaready na kami, gumawa kami ng preparation, and all, nakaset up na. And then, text lang pala. Sorry, hindi makapunta ang boss ko. Halika ito tonight. This will serve as a lesson to everybody. Eye-opener to. Na tayo, mga vlogger, huwag tayong magmayabang. Kasi hindi naman tayo lalaki ng ganito kung hindi dahil sa mga fans natin. Tama yung sinabi ni Omar, once upon a time, magkapare-pareho lang tayo. Sana reunion natin yun. Eh huwag naman lumaki yung ulo. Palibas ay mataas na kayo, itong kasama nyo dati, iwanan nyo sa ere. Although nag-apologize na, tapos na yun. Nag-example ako. Anong sinabi? Anong text na net nung gusto magkipag-collab sa atin? And then, naalala ko lang kasi to, kasi kasama sa topic to. Hindi to off-topic. We are very sorry, baka po ang shoot tomorrow because something came up po. Yun lang. No, tomorrow, that was the same day na nakaready na. Ano sir, parang kinabukas na umaga, di ba sir? Tapos yun po. Parang ready na po natin lahat eh. Pupunta na lang. Tapos yun sir. Ah, okay. Tama. Kasi, nung gabing yung nag-prepare tayo, in granting preparation, and then kinabukasan na dapat. So, yun ang mensahe ko. Pero anyway, at least nag-text. Pero walang samang loob sa akin yon. Wala yon. Ako naman, hindi ako yung tipong, kumbaga, sinaktan mo ako. Talagang kikim-kimin ko ito. I'm not like that. Mabilis ako maka-move on. Mabilis ako magalit.
mabilis na ako makamove on. Alam po to lahat ng mga tao, mga staff ko lahat. At napakababa po ng kaligayahan ko. Meron akong taong galit ako, whatever reason, o tamad, di nagtrabaho. After ilang minuto, special pag nagpakumbaba, tapos na. Name drop po. Ah, hindi. Basta't kaibigan to, at sikat din po to. Sikat din po ito na personality. Yan lang ang advice ko sa inyo. Next time, lahat tayo guys, alalahanin natin saan tayo nanggaling, and huwag natin kalimutan palagi pasalamatan yung ating fans. Because kung hindi sa ating fans, we are nobody. As simple as that. Palagi natin din tandaan yung ating pinanggalingan. Okay? Kasi darating yung time, syempre kung nasa taas tayo, wala tayong ibang pupuntahan. Alam mo na malilipad tayo sa langit. Darating yung time, lahat ng mga sikat, bababa yan. Pwede mo mamimintay na matatagal yan, pero you will go down. As you go down, mamimit mo ulit yung mga taong inisnab mo, yung niyabangan mo, mamimit mo ulit sila. At yun ang nakakaya. Akalain mo, mangyabang mo dahil nasa taas ka. Ngayon nung bumaba ka na, makikita mo ulit sila. Uy, kumusta ka na? Ngayon, hindi ka papansin nun. Nung nasa taas ka, hindi mo kami pinansin. Che! Eh, hindi nyo mahulaan yun. Hindi nyo mahulaan yun. Mahala na kayo kung sino. Mahala na kayo mag-name trap din sa comment. Mahala na kayo mag-name trap. Nagkakagulman netizen. Mag-name trap. Kung sino-sino mga binabanggit nyo. Pati si Debol Silas na nanahimik. Si Debol Silas daw yung ulat. No. Ito din po ang may advice ko sa lahat ng mga celebrities. Sa lahat. Kayo, mga celebrities. Whether kayo ay superstar, kayo ay rockstar, kayo ay triple star, just put this in your brains. Dapat, pahalagaan nyo rin po yung oras ng ibang tao. At, kaya kong panindigan yung mga sinasabi kong yan. Dahil ako po, binabalyo ko po yung time ng ibang tao. Magtanong po kayo dito sa TV5. Pag meron po kaming shoot, maging sa news, nauna pa po ako sa director. Totoo yan, nauna ako sa floor director. Nauna pa ako sa lahat. Nandun ako, minutes before the shoot, minutes before the newscast. That's me. Maraming beses na, napupuna ko pa po yung director. Napupuna ko pa po yung mga writer and all. Nauna ako. Hindi ko pinag-aantay yung mga tao. I don't do that. Hindi ako nagpapaka-importante. Palagi akong nasa front line. Frontline Pilipinas, ha? Palagi ako nauna. Kasi binabalyo ko po yung time ng ibang tao. Hindi yung time ko lang. Now, syempre, na-expect ko yung time ko rin i-value. Ang kukulit naman ito, sir. O sige, mag-ibigay ako na. Hindi po si Alex Gonzaga, hindi po, kasi nabanggit si Alex Gonzaga, hindi po si Willie Villame, nabanggit kasi pang ni Willie Villame doon, mga netizen. Hindi po si Donita Knows, nabanggit kasi doon si Donita Knows. Hindi po yan, hindi po si Ivana. Okay? Yan na. At least lahat ng binanggit nyo, sinabi ko na hindi. So, maliwanag. At Donekla, hindi po. Hindi po. So, hulaan nyo na lang. So again, let us value other people's time. Huwag yung time lang natin. Alalahanin po natin yung time nila. Time is gold, sabi pa kanila. Nabanggit si Chris Aquino. Hindi po si Chris Aquino. Hindi po. Okay? So lahat na mahinulaan nyo doon, binanggit ko na. Sabi, lipat na lang. Pero yes, kakilala yon, friend yon, busy po yung time ko. Kaya ako kinol. Sa kabila ng sobrang busy time ko. Kasi nga, kaibigan nga po yun. And then, I'm not mad. Doon sa friend, I'm not mad at you. Promise. Hindi nga. Pag sinabi ko hindi, hindi. Wala sa akin. Ganun lang. Although, medyo sumaman, Lord God. Mabilis lang. Yun ang sinabi ko, mabilis na ako magalit, mainis, pero boom, nawawala na. Okay? Pati si Megastar, sinama pa. Hindi po. Hindi po siya. Wala. Hindi niyo po mahulaan. Lahat, binanggit ko na doon sa mga hula. Di ba? Okay? Sige, hula pa kayo. Hula pa.